Factor yung wow. Hello mga Bebe Loves! Panibagong video na naman tayo ngayong araw na ito. At syempre mga Bebe Loves, ayan, nakita niyo sa baba ang title ng product na i-review ko. At guys, kung gusto nyong marinig ang aking review, just keep on watching. At doon naman sa mga baguhan o napadaan lang dito sa aking channel, i-click nyo na ang aking subscribe button. At syempre, isama nyo na rin ang aking bell para katulad nito may bago kong video, manonotify kayo at welcome na welcome po kayo dito. Ayun nga mga Bebe Loves, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa pagbibigay ng review ng Rixy Skincerity. Ayan. Itong si Rixy Skincerity, nabili ko siya sa Lazada sa halagang 500 pesos. Ilalagay ko o ipa-flash sa screen ang exact price niya. Ayan, dalawa na siya. Isang hydrating foam at saka isang serum. Ayan, naintriga kasi ako dito kay Rixy Skincerity kasi nakaka-glass skin daw. Wow! Glass skin. Ayan, kaya syempre goal naman ng lola nyo na, ayan, naka-beauty. Ayan. Naintriga kasi ang lola nyo dito kay Rixy Skincerity. Ayan. Kaya naman napabili ako nito kay Lazada. At yun nga, makita ko 500 pesos plus. Alam nyo guys, para sa akin, namamahalan ako sa presyo niya. Ayan. Pero ayun nga, dahil gusto ko siyang subukan, ayun, binili ko si Rixy Skincerity. At yun nga, hindi ko na paliligoy-ligoyin pa ang review ko dito kay Rixy Skincerity. Ang packaging niya nung dumating sa akin, okay, naka-bubble wrap. At itong si Rixy Skincerity Serum, ang alam ko, mabibili mo siya ng bukod at nakakahalaga ng 200 plus itong facial foam. Ang amoy ni facial foam, mabango, amoy candy. At pag pinump mo siya, bula yung nalabas. Ayan. At guys, ang epekto niya, pag hinilamos mo sa mukha, guys, alam nyo, parang gumamit ka ng moisturizing soap or dab, yung mga ganon. Ganon ang epekto niya sa mukha. Tapos, pag nahugasan mo na ang iyong mukha, mga ilang minuto lang, mararamdaman mo, binabanat niya ang skin mo. Ayun ang masasabi ko dito kay facial foam. Tapos, at ginagamit ko itong si facial foam umaga at saka sa gabi. Ang sabi dito, gagamitin mo si facial foam saka mo sasabayan ng serum. Ang masasabi ko dito guys kay serum, ang consistency niya malapot siya. Ayan, at mabango din, maamoy, parang amoy candy rin siya. Ayun. Ang masasabi ko dito kay skin serum, pag inapply mo siya sa skin mo, alam mo yung para ka naglagay ng itlog na puti, yung white egg sa mukha. Ganun ang pakiramdam. Pero yung epekto niya, wala akong nakitang epekto. Yung glass skin nilang sinasabi, wala akong napapansin na glass skin. Mapapansin mo lang na glass skin ka kasi binabanat niya yung mukha mo. Ewan ko ha, para sa akin. Nung maglagay ako nito, nagharap ko sa lamay, syempre, parang binabanat niya ang mukha mo. Doon parang medyo nakakita ko ng parang makintab. Alam mo yung naglagay ka nga ng sa puti ng itlog yun sa mukha, ganon. Ayun, wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya kasi nga hindi nga rin ako nagkaka-breakout o ano, hindi rin nagbalat ang aking mukha. Pero sabi nila dapat gumamit daw muna ng starter kit nito. Kaso nagtanong naman ako kay seller kung may toner siya, ganun. Wala naman ako, wala daw. So wala akong nakita, kaya ito lang yung nabili ko. At yun nga ang masasabi ko dito kay Rixy Skincerity. Wala akong napansin kakaiba sa kanya. Yun nga, namamahalan ako para sa presyo niya. Hindi rin naman nagpalit ang aking balat. At kung glass skin, hindi ko naramdaman si glass skin. Yun nga lang, maliban nga lang dun sa nababanat ang aking mukha dito. Yun lang. Pero pagka nailagay mo na siya mga tatlong oras, ayun, nararamdaman mo yung pagbanat ng mukha. Pero pag tumagal na, wala na sa pakiramdam. Yun lang. Wala akong naibang kakaiba dito. Ayun. At saka guys, itong si serum, tingin ko hindi siya matipid kasi every time na gagamit ka nitong facial foam, kailangan gagamitin mo siya. Pero ako, sa gabi lang ako gumagamit nito. Ayun. Yun lang ang masasabi ko dito kay Rixy Skincerity. Para sa akin,
final thoughts ko dito, mahal siya. Tsaka yun nga, wala akong masyadong nakitang gulat factor, yung wow. Wala akong nakitang ganun. Yun lang ang masasabi ko. Disclaimer guys, hindi ito sponsored video. Hindi ko sinisiraan ang produktong ito. Sinabi ko lang ang experience ko dito sa product na to. Yun nga guys, siguro hindi lang hiyang ako dito. Kasi ako dito sa aking kapaligiran, hindi malamig, mainit, or ano. Siguro isa rin yun. Pero siguro nasa lifestyle mo din ngayon eh. Paggamit mo ng Prada. Kapag ka malamig ka sa aircon, talagang kalimitan humihiyang ang product sa'yo kasi malamig. Tsaka pag nasa malamig na lugar ka, talagang nakakaganda ng balat. Ayun. Yun guys, muna ang masasabi ko kay dito kay Rick Skincerity guys. At thank you for watching.